Katulad ng ibang artist dyan na since bata pa lang eh, nakikitaan na ng potential maging, you know, artist, not me. Hindi ako ganun. Wala akong abstract painting nung bata pa ako. Hindi ako nakatanggap ng most creative award nung preschool. Wala akong sinalihang competition nung elementary. At hindi ako mahilig mag-design ng border sa Manila paper pag nagre-report. In short, isa lang akong batang pumapasok sa paaralan kasi uso at sabi ni mama. Pero syempre, bago tayo mag-start sa kwento, eh papakilala ko muna ang sponsor to make this video possible. Nagpapalit sila ng cryptocurrency sa mas mataas na rate. Visit their website para makita niyo yung difference compare sa market. Ilalagay ko yung link sa baba. Nagsimula lang ako ma-curious mag-drawing nung first year high school ako or grade 7. Kami pala yung last batch na hindi naabutan ng K-12. Share ko lang. May naging seatmate kasi ako noon na mahilig mag-drawing ng anime sa likod ng notebook niya. Sobrang amazed na amazed ako noon nung nakita akong nagdo-drawing siya. Portuido, ballpen at notebook lang yung gamit niya. Walang lapis-lapis. Ang perfect pa ng stroke, every lines. Mas marami pa nga yata yung drawing niya sa notebook kaysa sa notes niya eh. Gumagawa din siya ng mga manga noon tapos sa akin niya pinapabasa. Pati panonood ng anime, siya nag-influence sa akin. At from seatmates, naging mag-best friend kami. Tapos, dahil doon, na-curious na rin ako mag-drawing. Naalala ko pa nga at first, nanonood ako sa YouTube noon yung step by step kung paano mag-drawing ng ulo ng anime. Yung mag-i-start ka muna sa bilog, tapos lalagyan mo ng lines as guide. Tapos lalagyan mo naman ng details yung mga mata, ilong, bibig. Tapos buburahin mo yung guide. Yung mga ganun, naging smooth naman ng lahat. Bumuo pa nga kami ng team noon. Tapos alam nyo yun, pag may event or something na ina-announce yung teacher na naghahanap ng representative pag relate sa drawing, kami agad tinitignan ng classmate namin. Sabay-sabay kami nag-grow, kaso nung kalagitnaan ng third year high school ko, lumipat ako ng school noon. Hanggang sa nag-college na kami at iba't ibang path na yung tinahak namin. Walang kumuha ng course na related sa drawing sa aming magkakaibigan. Siguro dahil naging practical, alam nyo naman kadalasan pag sinabing related sa drawing, wala daw pera dyan. Nag-IT ako kasi bukod sa wala akong ibang maisip na course, demand daw yun. Merong nag-HRM, may nag-teacher, may nag-business. Kanya-kanyang buhay no? Madalang na din ako mag-drawing nun eh. Until nung nag-third year college ako, may subject kaming multimedia something. Basta nakalimutan ko na eh. Tapos tinuruan kami gumawa ng basic animation. At sakto, may project kami nun. At another sakto, nung nabunot ko na yung interactive na storytime animation yung kailangan kong gawin. Alam nyo yun, biglang lumabas yung ilang taong nakatagong creative juice sa katawan ko. Palag-palag na kahit mouse lang yung gamit ko pang drawing. Tapos wala akong mic noon kaya nag-record lang ako ng audio sa cellphone ko. As long as gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi mo makikita yung balakid sa buhay mo no? Dahil doon, naisip ko na, mas trip ko to kaysa sa programming. At doon nagsimula ang lahat. At syempre, dahil ako si Gia, hindi ako nag-ship ng course no. Third year na ako noon nung na-realize ko. Alam nyo naman, practical. Kaya ang ginawa ko nag-ipon na lang ako ng allowance ko noon at bumili ako ng sarili kong pen tablet pang startup, pang practice, you know. Hindi ako nangingi sa mama ko kasi shy type ako eh. Not until I discovered DecoFan ng XP Pen. Medyo kamukha siya ng first drawing tablet ko. At ito yung laman ng box niya. Siyempre, yung tablet natin. Paguhin natin yung background music, baka makapirate ako. USB cable. And extra nib and nib remover. Meron itong 3 different sizes. Extra small, tsaka yung large nila. Bali yung ito sa akin is small to eh.
And very portable and convenient niya dalhin. Lalo na kung hindi kayo mapirme sa isang lugar, ayos na ayos to. Meron din itong 4 colors na pwede niyong pagpilian. Red, blue, black, at syempre may favorite one, itong green. Pwede nyo siya gamitin pang drawing ng animation, online class, e-learning, gaming, at kung ano-ano pa. At ang mura niya lang, kahit estudyante pa lang kayo, I'm sure pwede nyo ma-afford to. At sabi ko nga, di ba, hindi na ako nahihiya. Kaya kinapalan ko na yung mukha ko at nanghingi pa ako ng isa kay XP10 para sa inyo. So kung gusto nyo nito, kailangan nyo lang i-follow yung Facebook page ng XP10 na nasa link sa baba. At email nyo ako kung bakit gusto nyo ng ganito. Ayun lang, basic. Email na lang kasi baka nangyaring kayo manghingi sa akin. Bali sa Facebook page ko i-announce yung winner. So make sure na nakafollow din kayo sa Facebook page ko sa Facebook. Yun lang. Balik sa kwento. At nung may drawing tablet na ako, dun ako nag-practice mag-drawing digitally. Eh ate, paano ka naman nagsimula gumawa ng YouTube channel? Ah, ganito kasi yan. Mahilig kasi talaga manood yung kapatid ko sa YouTube noon. And then, na-discover nila yung mga sinaunang Tagalog animator. Sinauna talaga eh, no? Parang mga ninuno lang eh. Tapos, yung dalawang kapatid, eh mahilig talaga sila magsi-comment, pati magpa-shoutout. At one time, eh kaka-comment nila na shoutout yung isa kong kapatid ng isang animator. Tuwang-tuwa pa nga siya eh. Na-amaze ako kaya nagpa-shoutout din ako. At kakapa-shoutout at comment naming tatlo ng paulit-ulit, eh naging friends namin yung animator na yun. Sa kanya ako na-inspired gumawa ng channel kasi kahit onti lang nanonood noon sa channel niya, tapos hindi pa ganun kalaki yung community, nag-a-upload pa rin siya consistently. Naalala ko nga, graduating na ako nung mga panahon na gumawa ako ng channel. Sobrang dami kong deadlines na kailangan tapusin noon. May thesis pa ako noon at inuna ko pa talaga mag-drawing at gumawa ng video kaysa mag-code para sa thesis namin. Parang ginawa kong libangan pang eliminate ng stress yung channel ko. Nakaka-stress mag-program eh. Buti nga nakagraduate ako eh. At syempre, pagtapos ko graduate, malamang nagtrabaho ko sa isang company kasi ganun talaga ang buhay, okay? Pagtapos mo mag-aral, magtatrabaho ka naman. And boom! Biglang nagka-pandemic. Edi chill ako sa bahay nun. Almost 2 months yata akong no work, pero with pay. Flex ko lang. At habang hinihintay ko yung computer ko galing sa office namin para sa work from home setup, dahil wala akong magawa sa bahay nun, gumawa na lang ako ng random vid at nag-upload ako consistently sa channel ko. Tapos biglang lumaki yung views sa mga content ko. Sumakto siguro yung timing ko sa paggawa ng video ngayong pandemic since walang ibang magawa yung mga tao sa bahay nila, no? Kundi manood ng random vid sa YouTube. And now, here I am! Here I am! Still, nagkukwento sa inyo ng kung ano-ano. In the end, gusto ko lang i-point out sa kwento na to yung XP-Pen. sabihin sa inyo na it's never too late to start being a person you want to be. Okay? Credit sa Google. Nakita ko lang yun. So, yun lang. Salamat sa mga umabot hanggang dito. I'm pretty sure medyo boring tong kwento na to. Maiba lang. Ano kala nyo sa buhay ko? Puro jokes. See you sa next kwento ko. Bye-bye!